Nakakataka ka ba kung bakit parang wala kang gana magtrabaho buong araw? Kahit sobrang energetic ng mga kasama mo. Oras na para sa isang wake-up call. Marahil mayroon kang mga morning habits sa umaga na nagiging dahilan ng pagkakaroon mo ng masamang araw o lazy day. Ano ang mga habits mo sa umaga na hindi mo napapansin na sumisira sa iyong araw at alamin kung paano babaguhin ang mga ito? Number 1, pag-check sa iyong cellphone. Pagising natin sa umaga, hindi natin maiwasang i-check ang ating cellphone, lalo na kung tayo ay isa rin sa mga marites na may trending topic tayo na sinusubaybayan sa social media, o kaya naman ay mag-check ng mga messages at email. Hindi na ito nakapagtataka, dahil naging pangkaraniwang umaga na ito ng karamihan sa mga tao. Ngunit alam mo ba na ang pag-check sa cellphone sa sandaling imulat mo ang iyong mga mata pagkagising sa umaga ay maaaring magbigay sa iyo ng stress? Imagine, hindi ka pa nag-aalmusal ay bad trip ka na. Ang isang paraan upang maiwasan ito ay lumayo sa iyong cellphone hanggang sa matapos mo ang iyong breakfast. Ilagay ito sa ibang kwarto para hindi ka matuksong mag-scroll habang nakahiga sa iyong kama. Start your morning nang hindi tumitingin sa iyong telepono hanggang pagkatapos mong kumain ng almusal. Maaaring isa ito sa masasamang ugali na mahirap tanggalin, ngunit matutuwa ka kapag nagawa mo. Number 2, pag-inom muna ng kape sa umaga. Wala naman masama sa pag-inom ng kape sa umaga, ngunit subukang uminom muna ng maligamgam na tubig bago uminom o kumain ng kahit ano. Ito ay upang matulungan ang iyong katawan na mag-adjust mula sa pagising. Hindi lamang nito na hydrate ang iyong katawan, natulungan din ito maging maayos ang takbo ng iyong metabolism. Inaalis nito ang dumi o toxins sa iyong gut na namuo habang ikaw ay natutulog. Nakakatulong din itong maiwasan ang constipation. Ang pag-inom ng tubig pagkagising sa umaga ay maaaring mag-improve ang iyong alertness, ayusin ang takbo ng katawan at utak na maaaring maka-impluensya sa iyong mood sa buong araw. Number 3, pagpindot ng snooze button. Alam kong karamihan sa atin ay nakaka-relate dito. Nagising sa tunog ng alarm clock, pinindot ang snooze button ng nakapikit at bumalik ulit sa pagtulog. Ngunit ano ang pakiramdam mo pagkatapos na magising after mong snooze ang iyong alarm clock ng 2 beses? Tinatamad, masakit ang ulo, nahihilo at parang gusto mo na lang ulit humiga. Iyon ay dahil nakatulog ka muli sa pagitan ng mga oras ng pagtunog ng alarm at pumapasok ka sa isang bagong cycle ng pagtulog na nabibitin o nagkukulang. Kapag nagising ka sa tunog ng alarm clock sa 2 o 3 beses at pagkatapos ay natulog ka ulit, malilito ang iyong utak na nagiging sanhi ng malabo na pakiramdam. Asahan mong tatamaan ka ng antok sa mga susunod na oras. Next time para hindi mo na kailangang pindutin ang snooze button, subukang ilagay ang alarm clock sa kabilang kwarto para mapilitan kang tumayo para patayin ito. Sa sandaling nakatayo ka na at naglalakad, mataas ang posibilidad na hindi ka nababalik sa kama. Number 4, pag-toothbrush pagkatapos mag-breakfast. Nakasanayan na nating mag-toothbrush pagkatapos mag-almusal para tanggalin ang mga pagkain na natitira sa pagitan ng mga ngipin, ngunit alam mo ba na ang pagsipilyo pagkatapos kumain ng almusal ay maaaring makapinsala sa iyong mga ngipin? Ang asid ay maaaring magpanipis ng enamel sa iyong mga ngipin, lalo na kung kumain ka ng isang pagkain na acidic tulad ng kape o maasim na prutas. Kaya, mas mainam na magsipilyo ng ngipin pagkagising o pagkabangon sa umaga. Number 5, hot shower sa umaga. Masarap sa pakiramdam ang maligo sa umaga na may mainit na tubig. Ngunit ito ba ay nagpapagising sa'yo? Siyempre, hindi, dahil ang init ng tubig ay nagpaparelax sa iyong katawan lalo na sa iyong mga muscles. Kapag nangyari yon, malamang naaantukin ka. Kaya subukang maligo ng malamig na tubig, hindi lamang ito gigisingin ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong wisyo. Alam mo ba na ang lamig ay naglalabas ng magandang endorphin at natural na adrenaline sa iyong utak? Kung hindi mo kayang tiisin ang lamig, subukan ang maligamgam na tubig, ngunit tandaan na huwag magtagal sa pagligo nito, dahil iba ang epekto nito sa iyong katawan. Number 6, hindi pag-aayos ng kama. Kahit na madali ang pagliligpit at pag-aayos ng ating kama, marami sa atin ang hindi gumagawa nito. Ano kaya ang posibleng dahilan? Ang iba sa atin ay iniisip na wala naman sense ang pagliligpit agad-agad ng higaan sa umaga, dahil maaari naman balikan ito sa mga sunod na oras. At isa pa, wala naman ibang tao ang nakakakita at nakakaalam na magulo ang ating higaan.
Gayunpaman, ang pagliligpit at pag-aayos ng kama ay isang malusog na ritual na magpupush sa iyo na maging handa para sa higit pang mga activities na naghihintay sa buong araw. Bukod dito, makakabuti din ito sa ating mental health. Number 7, iniiwang nakasara ang kurtina. Ang pagpasok ng liwanag sa umaga sa kanilang kwarto ay madalas na ayaw ng karamihan. Sa palagay nila, kailangan pa nila ng oras upang mag-adjust sa liwanag ang kanilang mga mata. Ngunit alam mo ba na ang pagpasok ng sikat ng araw sa umaga sa iyong kwarto ay isang magandang wake-up call para sa iyo? Ang natural na sikat ng araw ay naglalabas ng cortisol sa katawan na tumutulong upang makapag-concentrate at gumawa ng mga mahuhusay na desisyon sa buong araw. Kung pipiliin mong ihanda ang iyong umaga ng medyo madilim, maaaring makaramdam pa rin ang iyong katawan na natutulog ka at manatili ang iyong utak na nasa sa sleep mode na maaaring maging matamlay sa natitirang bahagi ng araw. Number 8, pagtawag sa telepono. Katulad ng iba, paggising sa umaga ay wala tayo sa wisyo makipag-usap o mag-chat ng mahaba. Maaaring hindi ka pa fully aware sa iyong paggising at ang taong gusto mong tawagan ay maaaring hindi rin. Ito ang dahilan kung bakit pinakamahusay na mag-save ng mahalagang call sa umaga at ang pinakamagandang oras ay 9:30 a.m. Gayunpaman, kung kailangan mo na talagang makipag-usap sa isang tao, the right thing to do ay mag-text muna o mag-iwan ng message sa email bago tumawag, sa paraang iyon ay magiging handa sila kapag tumawag ka. Ito rin ay tanda ng mabuting asal. Number 9, mag-light stretching sa umaga. Di ba masarap sa pakiramdam ang pag-uulat ng katawan sa umaga? Of course, yun ay dahil naglalabas ka ng likido sa iyong spinal disc na nagiging sanhi ng paninigas ng iyong katawan, lalo na ang iyong likod. Mas mainam na mag-stretch ng dahan-dahan sa umaga, iwasan ang heavy exercises dahil makakasakit ito sa iyong katawan. E-condition mo muna ang iyong mga muscles, at kapag nakapag-stretching ka na, maaari mo nang umpisahan ang mga light o heavy exercises na ginagawa mo everyday. Nakakatulong ang pag-e-ehersisyo sa umaga para bawasan ang iyong stress level. Kaya kahit na tinatamad ka minsan mag-exercise ay dapat mo pa rin i-push ang iyong sarili. Do something today that your future self will thank you for. Number 10, pagkain ng empty carbs at sugar sa almusal. May kasabihan na ang almusal ay ang pinakamahalagang meal sa araw. Ang pagkain ng masustansyang almusal ay isang mahusay na paraan upang ihanda ang iyong katawan para sa buong araw. Kumpara sa matatamis na tinapay tulad ng mga donut na nagbibigay sa iyo ng enerhiya na hindi nagtatagal. Sa sandaling bumaba ang iyong asukal sa dugo, mas mararamdaman mo ang pagod. Kaya dapat kang kumain ng almusal na mayaman sa protina upang mapanatili kang busog sa mahabang oras at bigyan ka ng pangmatagalang energy para mapanatili kang productive at focused sa buong araw. Alin sa mga habits na ito ang mahihirapan kang tanggalin? Paki-share mo nga sa amin sa comment section sa baba. Sana po nagustuhan nyo ang aking videos at kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-press na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. Salamat! Bye-bye!